Doctora Mercado ay inaresto sa salang pangdalaso. Ito na ang simula ng pagbagsak ng kanyang pamilya. Dahil wala nang ilaw ng tahanan, ito na rin ang simula ng pagbagsak ng mga merkado. Base sa pag-aaral na ginawa ng hukumang ito, ang nasasakdal ay hinatulan ng 2 taong pagkabilanggo sa bilangguan sa Santa Cruz, Laguna. Tandaan mo, Pepe, dahil sa nangyari kay Inay, kailangan natin magpalit ng pangalan para hindi ka mapahamak. Anong pangalan ang gagamitin ko? Hindi muna natin gagamitin ng merkado. Gagamitin natin ni Rizal. Simula ngayon, ikaw ay si Jose Rizal. Sa'yo lang pala magpapalaya sa inyo, Inay. Nag-aral na ako ng flamenco. Magpasalamat tayo kay Josefa. Doña Conchita. Doña Lolay, nakalaya ka na pala. At mukhang nagkakasiyahan kayo. Kung ako sa inyo, ipagpapaliban ko na muna. Marami pang maaaring mangyari. Baka balikan kayo ng mas malaking kamalasan. Palaywag na. Alak pa. Mandirigma. Ang alimaw! Yeah! Matatalo ka na! Matatalo ka sa akin! Matatalo ka na! Matatalo ka sa akin! Naku, napuruhan! Naku! Nagut! Ito na! At tinaboy ito sa malayo! Nagwagi ang bangkero! Panalo na! Maria, siya tulog na. Tulog na. Ina. Hindi mo makalimutan ang buhaya sa ilog, ano, Pepe?
Hindi, Nanay. Nakakatakot kasi. Napakabangis. Pero ang tapang ng isang bangkero. Kaya niyang labanan yung buhaya. Nay, paglaki ko, kaya ko rin kayang labanan ng buhaya? Masyadong malaki ang buhaya, na walang iisang taong kayang lumaban dito. Halika na, kain na tayo! Baka maubusan ka! Malalakas kumain ng mga to! Halika na! Sino kaya ang matakaw dito? Sino pa tayo? Pasensya na po. Sige na, kumain na tayo. Pagkatapos natin kumain, uwi ka agad tayo. Kakausapin tayo ng nanay at tatay. Ayan ka na. Kumain ka na, ayan o. Para tumangkad ka. Ayan. Salamat, kuya. Ito. Natutunan na niya ang lahat ng dapat niyang matutunan. Eh, hindi na niya kailangan mag-aral pa. Hindi po ba maganda na eh kung mag-aral ng kurso ng pamantasan si Pepe? Para po tumaas yung karera niya sa buhay. Anong kailangan pa niyang karera? Andito ang trabaho sa bukid. Kailangan ng mga ngasiwa sa ating mga negosyo. Napalago ko ang negosyo natin. Napaganda ko rin ang bukirin. Mas mababa pa ang pinag-aralan ko kaysa sa kanya. Pero Inay, di ba kayo nagsabi sa akin na mahalaga ang matuto ng mga bagay, na mahalaga ito para sa kaluluwa? Dati iyon. Nagbago ng isip ko. Ang kaalaman ay magdadala sa iyo sa kapahamakan. Ang matatalino ay pinupugutan ng ulo. Hindi ba dapat na yung kaalaman na magdadala sa atin sa kagandahan ng buhay? Iba ang sitwasyon dito sa atin. Eh dapat na ibaguhin natin yung sitwasyon. Ayaw nila maging matalino tayo. Eh kasi makikita natin kamalian nila. Ayun na nga! Mababago mo ba ang sitwasyon? Tingnan mo ang nangyari sa kaibigan mo si Padre Burgos. Nay. May gusto ko pong matuto. Ang dami ko pong gustong matutunan sa mundo. At sigurado naman po na lahat ng matututunan ko ay magagamit ko para mapagana ang ating buhay, hindi ba? Inay, payagan niyo na po ako. Sige na po. Anay, mas maganda nga kung may matapos na kurso si Pepe. Ikaw naman, Pepe. Pangako mo, iniwas ka sa gulo. At pagkatapos nito eh, gagamitin mo lahat ang pinag-aralan mo dito sa atin. Opo, Tay. May? Ayos lang po ba kayo? Wala ito, anak.
Senyor, ayun na po ang sombrero ko. Ito ba? Senyor, yung sombrero niya po. Kung gusto niyo makuha to, kailangan niyo ipaglaban. Handa ka, senyor. Silensyo! Huwag kayong makiri! Yan tuloy na tamaan si senyor. Ay, konting kusog pa po. Yan, alam kong gagalawa. Isa. Dalawa. Tatlo. Tapos na po. Tapos na po. Salamat. Oh. Senyor! Senyor! Senyor, pasensya na po. Hindi lang po kinapansin ang kapatid ko. Pakikayang ka. Ng araw po. Makusin po ang tinapay po. Leonor! Carmen, dito na pala kayo. Doña Beta, kamusta po kayo? Mabuti, iha. At kamusta ang mga madal sa La Concordia? Ay, tulad pa rin hulan dati, Pia. Mahigpit. Dapat lang. Pero parang ang tatalim na mga mata nila. Ay, swerte na lang nila kung uubra sila sa kalandian namin ni Leonor. Carmen! Carmen? Biro lang po yun. Ay, mabait po kami ni Leonor. Diba? Mm. At para kaming mga huwarang babaeng Pilipina. Alis to kasi kapag nandiyan ang mga Kastila, baka mapahama ka. Alam mo naman dito sa atin, silang nag-ahari. Pasensya na kuya, nalingat lang ako. Pero bakit ganun? Hindi ba tayo ang taga rito? Bakit silang kailangan mag-ahari? Kalimutan mo na yun. Ang isipin mo kung bakit ka naririto. Kailangan mo na mag-aral mabuti para sa pamilya natin. Natuturuan ba kayo mabuti ng mga madre? Ay, mabuting mabuti po. Magaling. Dahil ang mga babaeng galing sa La Concordia ay mataas sa lipunan ng mga napapangasawa. Ay, gusto kang sabihin, Leonor? Wala po, Inay. Sige na. Magmerienda muna kayo. Mag-aaral ako mabuti para sa pamilya natin. Yan. Yan ang gusto ko marinig. O ito. Itong pera mo. Buwan-buwan ako magbibigay ng pera para sa'yo. O, magtipid ka ha. Pero ayoko nung buhay mahirap ka. Baka di gumana yung utak mo. Salamat, Kuya. Nalulungkot na nga ako eh. Naalala ko na sila ng eta. Kulang bahala sa kanila. Huwag mo sila lalahanin. Tsaka, sanay ka na malayo, di ba? Nung bata ka, sabi niya ateneo ka nag-aral. Kaya mo yan. Sa tingin mo, Kuya, kaya ko kaya dito sa Maynila?
Bakit naman sungit mo sa nanay mo? Hindi naman ah. Masungit ka, umismid ka kanina, nakita ko. Paano ba naman kasi? Wala siyang ibang iniisip kundi kung sino mga papangasawa ko. Gusto niya yung mataas sa lipunan. Gusto niya ako ipakasal sa Kastila. Kaya niya nga ako pinag-aaral sa Lakongkordya. Sa bagay, nakakasuya nga. Pero, eh bakit kailangan mo pa mag-aral? Kumakabingwit ka rin naman ng mga mayayaman. Gamitin mo lang iyong kagandahan at konting kalandian. Carmen! Hindi ako nabibiro! Kapag handa ka na, may gagawin ka para sa mga kababayan. Ano yun, Kuya? Huwag mo na isipin yun. Ang tuunan mo ng pansin, pag-aaral niya. Iwas gulo. Iwas bisyo. Makabait ka, ha? Papa, Kuya. Kumain ka muna. Hindi to tayo para mag-aral. Hindi to tayo para magkaroon ng kaalaman. Hindi para mag-asawa ng mayaman. Pero dapat hindi ka rin malupit sa nanay mo. Kasi nanay mo yun. Dahil yung nanay mo, iniisip lang yung ikabubuti mo. Ano naman mabuti doon? Ha? Ang tatuhin akong parang hayop na palahian. Pinapalusog, pinapaganda. Para lang sa bara akong magpapayaman ng aming pamilya. Diyos ko, santisima naman. Akala ko'y kanal na ang aking bibig. Iimbornal po pala sa'yo, Leonor. Saan mo naman nalalaman yung mga salitang yan? Shhh! Ano pa? Eh, di kayo Sor Teresa. Ang reyna ng kusina ng Lakongkordya. Ito mo talaga, Leonor. Kaya naman pa yun. Maalala mo pa si Sor Teresa? Ang reyna ng kusina mga kung ano-ano po pinag sa'yo. Ang bahagi ng bahay na to ang pinaupahan. Nariyan naman ang ibang kwarto ng mga nangungupahan. Doon naman ang kainan at saka ang kusina. Narito naman ang aking tinutuluyan pag andito kami sa Maynila. Pero paminsan-minsan lang. Madalas, doon kami sa Pangasinan. Maraming salamat po sa pagtanggap niyo sa kapatid ko dito sa tahanan niyo po. Karangalan ko, Pasiano. Ang inyong ama, bagamat malayo kong pinsan, ay malapit sa akin. Magiging masaya ka rito, Pepe. Wala ka namang ibang pupuntahan kundi dito sa Maynila. Narito ang pinakamuhusay ng paralan. Sayang naman ang pagiging matalino mo kung hindi mo ito pakikinabangan. Pero, mag-iingat ka. Po. Hayaan mo ang katalanuhan mo ang magbigay sa'yo ng higit na swerte na lalo magpapayaman sa inyong pamilya at hindi ka mapapahamak. Mabalik din ang inay, ha? Tama na yan. Dali na yan sa kasin. Nanay! Yan ang nangyayari sa mga indyo nagmamarunong. Mabuti nga. Yeah.
Ano, Pepe? Una na ako. Ikaw nang bahala sa sarili mo dito. Salamat, Kuya. Eh, kamusta mo na lang ako kala nanay, ha? Ba't mukhang malungkot ka? Wala, naalala ko lang si nanay. Kamusta na kaya nilagay niya? Nagtatrabaho yun ngayon. Pero sigurado ako, iniisip ka. Akin, hatid mo na ako. Pakibigay mo nga ang mga ito kay Doming. Magandang araw po, Doña Lolay. Magandang araw din sa inyo. Sige po. Siguradong bubugawin nito ang mga lamok. Magagalit sa atin ang mga nagtitinda ng kulambo. Parang ang lalim ng iniisip mo. Iniisip ko lamang si Pepe. Sana'y maayos siya sa Maynila. Huwag kang mag-alala. Sigurado ang iayos ni Pasiano to. Kalimutan yung mga piling ko sa'yo. Ako, Kuya. Ikaw nang bahala kay nanay at tatay. Huwag ka mag-alala sa kanila. Ingat ka. Ingat ka rin, Kuya. Ah, mabuti naman at nagkita na kayo. Pepe, kilala mo na ba ang anak kong si Junor? Junor, ang pinsan mo si Pepe. Siya ang pinakagigiliw ng lahat. Maganda. May naririkit na mga mata. Pumukha siya ng isang birhen. Gulatin natin ang binibini. Nandiyan siya sa kabila. Hindi natulog sa La Concordia. Alam mo naman siguro kung ano ibig sabihin nun, di ba? Mga letra sa papel na isinulat. Aking mga salong pinapinuguhan. Habang bumulusong sa kumuloy at maingaw na bayan nag-arang sa apoy.